Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the notification. Godspeed. Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Thank you.
Salamat, Panginoon. Hallelujah. O, pupuri na namin, O Diyos. Salamat. Salamat, Panginoon. Na napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. O, puri ka, Panginoon. Sa puso ko pa na nagmamahal sa iyo, Diyos. Thank you.
Thank you.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nagpapasalamat sa Panginoon. Tayo po ay nandito na naman sama-sama mag-aaral ng kanyang salita. Ngayong umaga po, nawa, tayo po ay bigyan ng Diyos ng liwanagan, bukas na isipan at puso sa kanyang pag-aaral ng salita niya. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon bago po ako magsimula. Ako ay nagpapasalamat at ako naman po ay nabigyan na naman ng pagkakataon na makabahagi ng salita po kasama kayo mga kapatid. At hindi pa rin po tayo nagkikita-kita ng face-to-face, pero sa tulong ng Panginoon, magiging normal na din po ang lahat. So umagang ito, pag-uusapan po natin yung isang topic na palaging naririnig, no? Yung tinatawag na dakila o malakas na pananampalataya. Ano ba ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng tibay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po yung manalangin. Ama, marami akong salamat sa mga umaga nito. Pagbibigay mo ng pagkakataon sa amin na mag-aral ng salita. Ikaw po magbigay sa amin ng karunungan. Ikaw po ang magbigay ng kaisipan gagaling sa iyo sa amin pong pag-aaral ng salita. Pangayang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, palagi ko pong nasasabi pagpatungkol po sa pananampalataya ang topic, no? Ako po ay laging namamangha hanggang ngayon doon sa mga tao na meron silang matibay na nampalataya, lalo na yung mga nakakapagpagaling sila ng mga may sakit, no? Sila po ay puno ng palataya sa lalo na sa mga provision ng Panginoon, which is for me, talagang honestly, nagkakaroon po ako minsan ng struggles, no? Talagang yung pananampalataya ko, at salamat naman sa Panginoon dahil nandiyan po si Sister Emma na palagi rin ginagamit ni Lord na magpapaalala pagka dumarating po yung mga time na parang nangihina tayo at nagkakaroon tayo ng parang hindi naman pagdududa kung hindi parang panghihina at panglalamya. Okay, ngayon po pag-aaralan natin yung isang kwento na pamilyar naman sa ating lahat. Ito po ay mababasa natin sa aklat ng Daniel, okay? Sa Daniel chapter 3. Okay? Hindi ko naman babasahin na isa't isa ang bawat bersikulo. Like, sapagkat alam naman na po natin ang istoryang ito, pero kung nais po natin itong balikan, nandun po ito sa chapter 3 mula verse 1 hanggang verse 30. Okay, yung istorya pong ito. Ito po yung istorya ng buhay po ni Shadrach, Meshach at Abednego. Okay, alam naman po natin, sila po ay ang mga lingkod ng Diyos. Sila po ay mga Hudyo, mga Jew, na sila po ay nasakop ng Babylonia. At ito po ay sa paghahari po ni Nebuchadnezzar. Siya po yung dakilang ruler nung mga panahon niya na marami po silang nasakop na bansa, kasama na nga po yung ating mga ninuno, yung mga Israelita, na kung saan sila po ay bumagsak sa kamay ng emperyo ni Nebuchadnezzar. So dito po, dumating yung pagkakataon na nagpatayo po ng isang malaking rebulto si Nebuchadnezzar. At dito po, makikita natin sa verse 4. Okay? Sabi po sa verse 4, they herald loudly proclaim, nations and people of every language, this is what you are commanded to do. Soon as you hear the sound and of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Whoever does not fall down and worship will be immediately be thrown into the blazing furnace. Now, alam natin yung kwento nito. Marami sa atin nakakaalam ng kwento na ito mga Israelita kasi talagang sila po ay sumalam ng mga tao. Ito mga Hudyo, mga Jew, Jewish people na mga anak ng Diyos. Sila po talaga ay tapat. Okay? Sila po ay nananalangin sa Diyos, sa tunay na Diyos. Hindi po sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya po, ito nga ay nagkaroon ng deklarasyon sa kakaharian o sa imperyo ni
Nebuchadnezzar na kailangan pag sumapit ang pagtunog ng mga instrumentong nabanggit, kapag yan ay narinig ng lahat, ang lahat ay titigil sa kung ano man ng kanilang ginagawa, kailangan nilang lumod at sumamba doon sa rebultong itinayo, na napakalaking rebultong ito. Pero dito sa kwentong ito, makikita natin, or yung iba hindi na nakakaalam ng kwentong ito, yung mga si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi po nila ito ginagawa. Okay? Tingnan po natin sa verse 8. Ang sabi rito, at this time, some astrologers came forward and denounced the Jews. They said to King Nebuchadnezzar, may the king live forever, your majesty. Your majesty has issued a decree that everyone who hears the sound from the horn, flute, sitar, lyre, harp, pipe, and all kinds of music must fall down and worship the image of gold. And what whoever does not fall down and worship will be thrown into a blazing furnace. But there are some Jews, okay? There are some Jews whom you have set over the affairs of Babylon, province of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego, who pays no attention to you, your majesty. They neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Okay, nakita mo dito, parang ininiin pa, no? Itong mga taong ito, itinalaga mo. Kasi itong mga Jewish people po, sila po ay talagang likas na may alam, may karunungan, skilled, ika nga, galing sa Panginoon. Kaya sila po ay binigyan ng panunungkulan sa mga probinsya po ng Babylonia. Kumbaga sila ay mga, sabihin na natin sa time natin, mga gobernador. Okay, mga gobernador, ibig sabihin may mga katungkulan, mga follower, dapat sila yung mga taga-panguna sa pagsunod sa utos ng hari. Pero parang ang ipinalalabas ng mga astrologers, yung mga itinalaga mo na yan, imbis na sila yung nagpapasunod, hindi nila sinusunod yung utos mo. Okay, parang talagang inilabas na yung utos mo para magali talaga ang hari. Pero yung utos kasi na yon ay pagsunod sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o sa Diyos-Diyosan na ginawa ni Nebuchadnezzar, na ito ay ipinagbabawal, okay, sa ating Ten Commandments na sinusunod ng mga Jew. Of course, they were Jews. Okay? The Ten Command, the First Commandment said that you shall not worship other gods. Okay? Hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So, dito, alam na mga Jewish people yan, they want to please God. They want to please their Creator. They want to please the one and only God, the Creator of heaven and earth. Mas mahalaga sa kanila yon. They don't care kung paparusahan sila ng hari, okay, yung posisyon nila mawala. Okay, makikita natin dito, yung sinasabi ko na dati, I am always parang may konting envy doon sa mga may matitinding pananampalataya. Biro mo, nakakapagpagaling sila ng may sakit. Okay, pag sinabi nila, okay, gumagaling yung mga may sakit, yung ipinapanalangin nila, na nabibigyan ng kanilang mga kahilingan. Para sa akin, yun ang parang sabi ko, sana may ganun akong ganung great faith. Pero sa pag-aaral po natin ng salita na to, ano ba talaga yung kahulugan ng great faith? Makikita natin dito po yung great faith sa katauhan po ng ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano nga ba yung great faith? Ang sabi kasi dito, nung sila po ay hinarap sa hari, hindi na sila nangatwiran. Sabi ng hari, totoo ba na hindi nyo sinusunod yung aking utos na sambahin ninyo yung aking ipinatayong gintong ribulto para sambahin? Pagdating doon, sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, doon po sa verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Kung yung patungkol po sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi po namin ide-depensa ang sarili namin. Totoo po na hindi namin yan sinunod. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa, hindi na sila nagpalusot pa. Kasi mas matibay sa kanila ang pagsunod sa utos ng Diyos. Iyan ang great faith. Okay, what is great faith? Yung great faith yung pinakita po ni Shadrach, Meshach,
and Abednego. Minsan po kasi, akala natin yung great faith, yung nakakapagpagaling na may sakit. Yung palaging may positive mentality. Wag, hindi po natin sinasabi na mali yun. Hindi ko po sinasabing mali na meron tayong lagi positive mental attitude. Maganda po yun. Hindi ko po sinasabing na mawalan tayo ng pananampalataya sa pagpapagaling ng Diyos dahil siya po talaga ang ating dakilang tagapagpagaling. Okay? Kahit po merong mga magaling na doktor, ang ating pong pag-asa ay nasa Diyos pa rin. Pero ang sinasabi po natin, hindi po yun ang great faith. Makikita po natin yung great faith kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Bakit? Sabi nila, we do not intend to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown in the blazing furnace, the God we serve will be able to deliver us from it. And He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, eh, yan ang great faith po dito. Kahit na sa panahong ito, alam namin ililigtas kami ng Diyos. Given na yan. Alam namin hindi kami pababayaan ng Diyos. Yan yung kanilang dakilang pananampalataya. Pero ito yung pinakadakila dyan. Kahit na. Even if He does not. Kahit hindi gawin ng Diyos yung gusto namin, kami pa rin ay susunod sa Kanya. Pipiliin pa rin namin sumunod sa Kanya. Mga kapatid, tayo ay nananalangin ng kagalingan. Tayo ay nananalangin ng pagpapala. Tayo ay nananalangin ng blessing sa Panginoon. Tayo ay payamanin. Tayo ay palaguin ang ating kabuhayan, pagalingin ang ating mga sakit. Yan po ay dakilang pananampalataya. Pero ang mas dakila po ay ito, kahit hindi niya gawin. Masasabi po ba natin sa ating sarili, kahit hindi ako payamanin ng Diyos, maglilingkod pa rin ako sa Kanya? Kahit hindi ako pagalingin ng Diyos, maglilingkod pa rin ako sa Kanya? Masasabi po ba natin iyon sa Kanya? Meron pong kwento akong napanood sa YouTube po. Na yung isang pastor, nagkaroon po siya ng immersion sa China. Patungkol po sa paglilingkod, pagmi-ministry sa mga Chinese people. At pagdating dun po, siya po ay nakausap ng mga Chinese dahil medyo patago po yung kanilang pag-worship, na curious siya. Ano ang mangyayari kapag tayo ay nahuli na sumasamba dito? Sabi ng Chinese, ang mangyayari, huhulihin tayo, ikaw ay ipababalik sa Amerika, at kami naman ay makukulong. At doon sa mga umaattend daw po, mga nasa 20 sila, 20 sila na nandun, at tinanong niya, sino dito ang nahuli na? Out of the 20 po na nandoon, 18 na po yung nahuli. At nakalabas ulit. At sila po ay patuloy pa rin naglilingkod sa Panginoon. At ito po yung maganda. Nung siya po ay nagpabukas ng salita ng Diyos, ng Biblia, para po mag-aral ng salita ng Diyos, dahil namigay din po siya ng mga Biblia doon, pero doon ang dala niya po ay 15 lamang. So kulang po yun sa 20. At yung iba, nung nalaman yung talata po na ipapabasa niya, ay ibinigay yung Bible sa katabi. At ang na-curious siya, sabi niya, bakit po ibinigay niya yung Biblia ninyo doon sa katabi, bagamat tayo po ay mag-aaral ng salita niya. Sabi niya, yung talata po na sinasabi niyo ay na-memorize ko na. Okay? Yung buong chapter ay na-memorize ko na. So namangha siya. Paano niyong nagawa na makapag-memorize? At hindi lang po isang talata, yung iba ang na-memorize nila ay yung buong book ng gospel. At ang sabi ng iba, na-memorya namin yan nung kami nakakulong. Wala kaming ibang magawa sa kulungan, pagkakataon para i-memorya ang salita ng Diyos. The reason why they're memorizing the Word of God, kasi nga kinukumpiska ang Biblia. Para kahit ikumpiska yung Biblia sa kanila, ay na-memorya na nila. Grabe po yung pananampalataya. At pagkatapos po ng meeting na yon, humingi po ng panalangin ang mga Chinese believers sa kanya at sinabing, panalangin mo kami na kaming mga Kristiyano dito ay maging kagaya ng mga Kristiyano sa United States or sa Amerika. Tumanggi po yung preacher, sabi niya, pasensya na kayo, ako ay
tatanggi na kayo ay ipanalangin sapagkat ayaw ko maging kagaya kayo namin. Kasi sa Amerika daw, parang kagaya din sa Pilipinas, na kapag humaba na ang service ng mahigit isang oras, ay hindi na pumapakali ang mga Kristiyano. Kapag po nagkaroon ng mga pagsubok, hindi na po nakaka-attend ng simbahan ang mga Kristiyano. Ang sabi ng missionary ito, ang ipapanalangin ko na kami ay maging kagaya ninyo. Kahit na ang kapalit na aming pagsamba, pag-worship, paglilingkod sa Diyos ay pagkakulong, kayo ay nagpatuloy. So yun po yung great faith. Hindi po nila nararanasan yung marangya. Hindi po ako against sa pagpapala ng Diyos. Hindi po ako against galingan ng Diyos. Ang sinasabi ko lang, nagiging ang maraming Kristiyano ay natatali na lamang sa pagpapala. Kapag hindi na pinagpala, nagagalit sa Diyos. Mga kapatid, maganda po yung may pananampalataya tayo sa pagpapala ng Diyos. Maganda po yung may pananampalataya tayo sa kagalingan ng Diyos. At meron tayong pananampalataya para tumulong sa iba. Pero ang higit na dakilang pananampalataya, kahit walang gawin ng Diyos, kahit hindi mangyari ang gusto mo sa buhay mo na inaakala mong tama, inaakala mong mabuti, hindi ka titigil sa pagsamba sa Diyos. Yan po yung great faith. Sabi po sa Hebrews chapter 11, verse 6, sabi doon, ano po ang sinasabi doon? Ito ang pananampalataya na tayo ay maniniwala sa Diyos na nandyan siya, that He exists. Kahit anong mangyari, He exists, that He will bless those who earnestly seek Him. Hindi mo man nararanasan ngayon, He will bless you. He will reward you because you believe that He exists. Dahil nandyan siya, hindi ka papayag na magpadala sa mga turo ng tao, sa mga udyok ng tao. Kagaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego, alam nila nandyan ang Diyos. Alam nila hindi nakikita ng mga Babylonian people ang Diyos, pero sila, alam nila nandyan ang Diyos. Hindi nila susundin ang utos ng Diyos. So paano nila ipinakita? How did they manifest this great faith? Ang ginawa nila, naging matatag sila. Kahit anong sabihin, sabi doon, we will not. Sabi no, kahit hindi kami iligtas ng Diyos, ito ang gagawin namin. We will not serve your gods or worship idols or worship the image of gold you have set up. Anong ibig sabihin nito? Hindi kami susunod sa gusto ng tao kapag taliwas ito sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, kung tayo may pananampalataya sa Diyos, diyan natin mamamanifest. Napapatunayan natin, napapakita ng isang Kristiyano yung kanyang pagiging Kristiyano kapag kailangan mong magdesisyon. Okay? Kapag kailangan mong magdesisyon, ito ba ang tama? Ito ba ay mali? Kahit na ang sinasabi ng marami, ito ang dapat mong gawin. Ang tinatanong mo lagi sa sarili mo, ano ba ang sinasabi ng Diyos? Nagaya nila, lahat ng tao doon sa Babylonia, sunod lang kay Nebuchadnezzar kasi mahalaga sa kanila ang buhay nila. Mahalaga sa kanila ang kabuhayan nila, ang kanilang posisyon. Pero yung tatlo, si Shadrach, Meshach, and Abednego, we will not serve your gods. Okay, alam naman nila yung kaparusahan kasi ang kaparusahan nito, susunugin ka sa furnace. Hindi po, imposibleng hindi nila to alam kasi mga leader po sila. Sabi ko nga, sila ay mga gobernador. Alam nila, baliwanag ang utos ng hari sa kanila. Pero sinuway nila yon hindi dahil gusto lang nilang sawayin. Kasi iniisip nila, may mas dakila sa kanya. Mas dakila ang Diyos na buhay. Mga kapatid, kung meron kang kailangan pagpilian, tanungin natin ang sarili natin. Ano ba yung source ng right and wrong ko? Saan ba ako nakabase ng pagkaalam ng tama at mali? Kung ito ay nakabase sa salita ng Diyos, sundin mo ang salita ng Diyos. Okay? Kung hindi nakabase sa salita ng Diyos, humingi ka ng tawad, kapatid. Okay? Ang ginawa nila, sabi, hindi nila si... Okay. Hindi nila sinunod ang mga gawa ng mga kaaway. Pasensya na po, nagkaroon ng technical glitch. Hindi nila sinunod yung gawa ng
sinasabi ng kaaway sa kanila. Sinasabi ng hari. Kahit na maraming naguudyok. Ako siguro may mga nagsasabi pa, naku po, ano na kayo, sumamba na lang kayo. In fact, sabi doon, okay? Sabi doon, then Nebuchadnezzar, sa verse 19, Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego. Nung narinig niya yun, galit na galit siya. Okay? Sabi niya pa, and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them in the blazing fire. So this man wearing their robes, trousers, turbans, other clothes were bound and thrown into the blazing fire. Blazing fire. Matindi yung pagka, ano niya. Okay, so sobrang init po. So sobrang init po ng blazing fire na to, ng furnace na to. Okay, yung mga nagtapon sa kanila sa verse 20, the king's command was so urgent and the furnace so hot that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung mga nagtapon sa kanila sa sobrang init, namatay. Ganun po katindi yung init. Kumbaga nasa bukana pa lang, mamamatay ka na. And then, nung sila po ay nalaglag, mga kapatid, hindi po sila kumontra. Kung yan yung kapalit ng aming pananampalataya sa Diyos, ito po yung reward kapag tayo po ay sumunod sa Diyos. Ang reward po ay ibibindicate tayo ni Lord. Okay, the reward is if we obey God rather than man, if we please God, we intend to please God rather than man, God will vindicate us. God will vindicate. Siya ang magpapakita na tama yung ating ginawa. Papakita niya sa tao na mali sila, tama yung ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sabi dito, okay? Verse 24. Okay, sabi doon, Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisor, well, there are three men that we tied up and threw into the fire. They replied, certainly, your majesty. So verse 5, he said, look, I see four men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like son of the gods. Okay? So nung nakita niya, sabi niya, di ba tatlo lang yung ating itinapon doon? Pero ngayon, ba't apat na? At yung isa, mukha pa siyang anak ng mga Diyos. Yun yung term niya. Okay? Yung mga Bible scholars, sinasabi nila, ito ay reincarnation. Okay, the pre-incarnate Jesus. Nakasama, sumama, nasinamahan sila. Okay? Or yung iba, angel. Okay, anuman ito, ang pagpapatunay na ang Diyos hindi tayo pababayaan. Ang reward natin, kapatid, kapag inuna natin ang Diyos, sigurado din naman, hindi tayo pababayaan ng Diyos. We can never outgive God. We can never out away the love of God. Kung mahal natin ang Diyos, mas mahal niya tayo. Kung hindi natin siya itinatwa, mas hindi niya tayo itatatwa. Kaya kagaya po na ang tatlong ito, Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi nila ipinagpalit yung pananampalataya nila sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil matatag kayo, dahil hindi nyo tinalikuran yung pananampalataya, sasamahan ko kayo dyan. Baka kapatid, kung tayo po ay patuloy yung pananampalataya natin sa Diyos matatag. Ano man yung pinagdadaanan natin, kasamahan tayo ng Diyos. Yun po yung pinaka-importante sa atin. Ako po ngayon ay lingid sa kaalaman po ng marami. Okay, para po malaman ninyo. Ako po ay dumanas ng sakit. Ako po ngayon ay nagpapagaling. Kung kaya matagal nyo po kung hindi nakita. Sumobra po yung bagsak ng aking katawan. Hindi na po ako makabangon ng mga ilang araw. Akala ko po ay kukunin na ako ng Diyos. Ako po yung nagpapasalamat, hindi niya po ako pinabayaan. Ako po ngayon ay unti-unting lumalakas na ulit sa tulong ng Panginoon. Salamat po sa tulong ng ating mga kapatid sa inyong panalangin. Anong masasabi natin dito, kapatid, ano man yung pinagdadaanan natin? Maaring financially, we are broken. Maaring physically, meron tayong karamdaman, nangihina. Kung ano man yung kalagayan natin, kung hindi natin tatalikuran ang Diyos, kabutihan ng Diyos, hindi niya rin tayo tatalikuran. Kagaya ni Shadrach, Meshach, at Abednego, sinamahan sila ng Diyos. Anong nangyari? Na-vindicate sila ng Diyos.
Okay, anong nangyari dito? Okay, then Nebuchadnezzar said, "Praise to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servant." Tingnan niyo yan. Pati yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, makikita nila kung ano yung gagawin ng Diyos sa'yo. Hayaan mo lang pinagtatawanan ng kanila, hindi mo ginagawa yung ginagawa nila para pagpalain ka rin. Dahil ikaw ay naniniwala sa Diyos, nananampalataya sa Diyos. Hayaan mo lang kapatid, guard natin yung puso natin. Kasi darating ang panahon, sila na rin makakapagsabi. Grabe yung Diyos mo. Agaya kay Nebuchadnezzar. Siya na mismo nagsabi, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay? At sa bandang huli, "Therefore I decree," sabi sa verse 29, "that people of the nation or language saying anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces, and their house be turned into piles of rubble, and no other God can save in this way." Mga kapatid, nabaliktad ngayon. Okay, yung Diyos nila, yung pagiging matibay nila sa pananampalataya, ang naging daan para yung mga tao na hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos, sila ngayon ang mag-a-acknowledge. Ganon din po tayo. Magtyaga lang po tayo. Tayo po ay magtyaga, manalangin sa Diyos. Ibigay man niya o hindi. Pero alam natin, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Kung ano man ang ibinigay natin, ibabalik ng Diyos. Hindi po natin malalagpasan ang kabutihan ng Diyos. Pero, ang sinasabi lang po natin, mga kapatid, magkaroon tayo ng great faith na hindi tayo nakatuon lamang sa pananang sa pagkagalingan, hindi lamang sa pagpapala, kung hindi nakatuon tayo na ang Diyos, hindi ako pababayaan. Yun po yung pananampalataya ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi ko man makita ngayon o hindi ko pa nakikita, pero alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. I know that He exists, that He will reward those who earnestly seek. Salamat po. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming po salamat sa umagan ito. Kami po ay humihiling ng pananampalataya na matatag na nanggagaling sa iyo at sa iyong salita na hindi kami papaling sa kaliwa o sa kanan kung hindi sa iyo lang kami tutuon sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Ano man ang mangyari, hindi mo kami iiwanan. Tayo pong salamat o Diyos. Ito pa nga yung panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po. God bless po at magkita-kita po tayong muli sa susunod. Amen. Amen. Salamat sa buhay ni Pastor Pat at tayo ngayon ay dadako sa ating pagkakaloob. At muli tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy niyang pagpapala sa ating mga buhay na kung saan ay ibabalik natin ito sa pamamagitan ng ikabo at handog at patuloy nga nating pinapasalamat ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay na kahit dumadaan tayo sa pandemic, ang pagpapala niya ay hindi po tumitigil at hindi rin na pandemic. So salamat sa Panginoon, nakapagbigay na rin po tayo ng pang-apat na ayuda natin at patuloy natin dalangin na ito po ay maging 5, 6, 7 hanggang sa tayo po ay makalabas sa pandemyang ito. Kaya salamat po muli sa patuloy na tapat na pagbibigay po ninyo ng inyong tithes and offering. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga pagpapala na ibinigay mo sa amin, na salamat sa pagkakataon na kung saan ibalik ito sa pamamagitan ng ikapu at handog. Tunay nga, O Diyos, alam namin, sinabi mo sa iyong salita, kaya mong ibalik ito sa amin ng siksik, liglig at nag-uumapaw. At tunay nga, Panginoon, ang dalangin namin ng mga salaping ito, magamit mightily para sa kaluwalhatian mo at sa mga pangtulong sa mga kapatiran, Lord God. Salamat po, Ama. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Godspeed. Amen. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Pastor Pat. At natapos nga tayo sa nagdaang linggong ito. Papasok na naman sa panibagong linggo. At sa pagkakataong ito, tayo po'y dadako sa ating benediction. Pakitaas po yung ating mga kamay. The Lord bless you and keep you. The Lord shine His face upon you and be gracious on you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Salamat Panginoon sa aming mga kamay na kataas. Ano man ang aming hawakan, ito po'y pagpapalain. Salamat Panginoon sa panibagong linggo ng aming mga buhay. Susundan kami ng pagpapala, himala at pabor mo. At muli, pagsasama-samahin mo kami sa araw ng linggo na mayroong buhay na patotoo.
Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Godspeed. Meron akong magandang balita. Pakinggan nyo to. Siyak, matutuwa kayo. Huli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayo manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to. Wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos. Tagumpay tayo. Hello guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aral. Kung member ka, pwede ka mag-aral. Saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aral. Yung apat na yan, pwede mag-aral. Idagdag mo pa yung pure youth sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwiran ba, gusto, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok, hindi ako pwedeng pumasok ng gintong araw, ang available ko lang is dalawang araw, kaya hindi ako pwede sa gabi, hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-i-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ika nga desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mong mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan, maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano bang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible school na to, your life will never be the same again. Godspeed! Hundred elite club members. Only a few will dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference.